One of the main question at inquiry na natatanggap po natin sa ating coaching session ay kung bakit biglang nakalimutan na lang ni ex daw po ang lahat. Yung tipong parang nagka-amnesia siya na pati yung suporta, care, love at pinagsamahan ninyo ay parang biglang naglaho na lang. Ito po ay isang parang phenomenon or mystery na hindi ma-solve-solve ng karamihan. And probably kung nasa ganitong situation ka, ay sigurado po kung nasa sense of wondering at nagtataka ka. Kaya kung kayo po ay nasa breakup at na-experience nyo to, ay sigurado po kung nag-iisip ka, naguguluhan, at sobrang nagtataka kung ito po ba ay still nag-i-exist sa mga ex natin. Dahil nga po probably ay wala ka nang makita sa ngayon. Sasagutin natin yan mga utol sa araw na to at ibibigay din natin ang pinakasusi kung paano mangyayari ito. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, huwag na huwag po natin kalimutang mag-subscribe and syempre po paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po mga utol, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pag sinabi kasi nating susi mga utol, ito po ay dapat nating gawin or iparamdam. Syempre, ito yung mga bagay na dapat kontrolado natin at hindi natin pwedeng pwersahin, lalong-lalo na nga po sa ex natin. Hindi natin kayang i-force ito sa kasalukuyang kayo ay nasa breakup na punong-puno ng mga negative thoughts towards you. Dahil panigurado naman po ako na napakaraming coping mechanism na tinatawag nga po natin, mga galit, mga bagay na talaga namang gagamitin ng ex mo in order to survive the breakup. At alam natin na ito po ay mga negatibo. At kung tatanungin niyo ko kung bakit hindi niya nakikita yung mga bagay na yon na pinag-uusapan natin earlier, yung mga good qualities, yung mga pinagsamahan ninyo, ay dahil ito po ay natatakpan mga kapatid. At hindi lang natatakpan, ito po ay sinasadya niyang gawin. Dahil ang breakup may kaakibat na sakit, pressure at kaguluhan. Ito ay tinuturing ng karamihan na parang salot at problema. Kaya natural lang naman po na si ex ay mag-isip ng hindi maganda sa atin. Kaya natural lang naman po na ang ex mo ay mag-isip ng hindi magaganda towards you. Nang sa ganon, makaya po niya yung mga breakup struggles na mararanasan niya ahead or sa kasalukuyan. Kaya tandaan natin, ang dumper at dumpy mga utol, iba po ang dynamics at naiisip ng bawat isa during the breakup. Kung saan tayo most probably ay iniisip natin yung magagandang nangyayari o mga nangyari sa inyong dalawa na nagpapahirap sa atin at nagbibigay nga po ng struggles during the breakup kasi lalo natin siyang naalala eh. Pero ang dumper mga utol ay hindi ganyan mag-isip. Naglalagay sila ng mga boundaries, naglalagay sila ng mga defense mechanism na tinatawag nga po natin para makaya nila yung breakup. At tulad nga lang sinabi ko, ito po ay yung mga pangit na qualities natin. Mga negative na pinagsamahan ninyong dalawa at mga ugali. O sabihin na nga po natin approach natin na hindi kaaya-aya na talaga naman pong pilit niyang inaalala in order to justify na yung breakup nga po na ginawa nilang desisyon ay the right thing to do. That's how it works mga utol. Kaya hindi natin pwedeng pilitin sa mga oras na siya po ay punong-puno ng mga negative flow at mga iniisip na masasama nga po tungkol sa atin. Kaya ang unang gagawin po natin at yung tinatawag nga po natin na susi para mangyari ito mga utol ay ibigay po natin yung effective na respeto. Yan po ang susi at yan po ang magiging pinto. Nang sa ganon, maalala po niya yung mga good qualities. Lahat ng mga pagmamahal, pag-aalaga, at mga support na binigay mo sa kanya mga kapatid. Pagka binigay mo kasi yung respect na yan, effectively, doon niya unti-unting maalala yung mga fun memories na pinagsamahan at sabay ninyong tinawanan. Breakup mga utol ay napaka-tricky nito. Kumbaga, maselan. Kaya nga dapat it depends on how you approach. Kung ano yung pinapakita mo sa kanya will naturally justify kung ano yung mangyayari sa inyo. Kung kayo po ba ay magkakabalikan pa ba o talagang maglalayo na lang ng tuluyan. Always practice yung pagiging positive at kalmado especially sa harap ng ex mo or kung halimbawang kayo nga po ay nagkakaroon ng opportunity para mag-usap pa rin. Kung sasang-ayunan mo kasi yung ex mo sa mga ipinapakita niya sa'yo, pinaparamdam niya sa'yo, instead na siya po ay kukontrahin natin. For example, normally ang mga ex maglalagay ng boundaries. Kasi po, by embracing the boundaries mga utol, dun niya mararamdaman na siya po ay nire-respeto mo rin. At huwag nating ismulin yon dahil yung respeto na yon mga utol, pagka pinaramdam mo sa kanya, ay suddenly bubukas po yung mga good qualities at muli niya maalala yung mga tungkol sa atin. Ito nga po yung tinatawag natin na parang emotional na key. Nang sa ganon, unti-unti po niya maalala yung mga magagandang bagay
at talagang pinagsamahan ninyong dalawa. Kasi nga po, earlier binanggit ko, ito po ay nababara ng mga negative thoughts kasi ang pakiramdam ng ex mo, hindi mo siya nirerespeto at hindi mo po siya pinapakinggan. Okay, nandun tayo na pagkahalimbawa kayo po ay lumayo, syempre po maraming advantage yon na maitutulong sa atin at ito po ay isa rin sa mga tinuturo natin tulad nga po ng no contact. Pero bago natin gawin ito mga utol ay may mga dapat muna tayong gawin. Ika nga sa mga former vlogs ko ay sinasabi ko na patayin muna natin yung mga apoy. Huwag natin pabayaan na ito po ay umuusok, lumiliyab at nagdadala nga po ng init. Dahil magiging useless po yung paglayo natin, pag-detach o no contact even. Sa mga coaching session ko ay gumagawa ako ng mga paraan tulad nga po ng AAA letter at kung ano-ano pa. Nang sa ganon, ito po ay ma-vacuum muna at maramdaman ng ex mo yung positive connection muna ninyong dalawa bago ka mag-proceed sa mga proseso tulad ng no contact. Kasi pag naramdaman ng ex mo na ito po ay nire-respeto mo, ito po ay talagang naiintindihan natin, kalmado ka at positibo mga utol, mararamdaman niya na binavalidate mo yung feelings niya. At isa rin po itong napaka-importanting sangkap mga kapatid kung gusto mong ibalik ang ex mo sa'yo. In dealing with your ex mga utol, kailangan kung papaano ka maglakad, kung papaano mo siya i-approach, kung papaano ka makisama mga utol ay kailangan nandun yung confidence mo. Dapat nararamdaman ng ex mo na sineself-respect mo rin yung sarili mo, nang sa ganun respetuhin ka rin niya. Kasi kung hindi may associate ang respeto sa inyong dalawa mga utol, siguro, wag na po natin pangarapin na bumalik ang ex natin kasi mahihirapan tayo kung wala po yung pinakasusi na yun. Show your ex mga utol na ikaw nga po ay may enough confidence para i-handle ang pakikipagbalikan. Second chance, third chance, or even last chance. Be polite. Kailangan maramdaman ng ex mo na you're a good ex. Kasi kung halimbawa ang pakiramdam niya ay kalaban kanya mga utol, ika nga sabi ko nga, ang ex mo, pag kinalaban mo, mas magiging mas matapang sa'yo yan. Pag halimbawang pinakita mo sa ex mo kung sino ka at may dapat kang panindigan mga utol, hihigitang kanyan. Kaya nga we have to understand psychology mga utol na kailangan palipasin muna natin ito. Sabi ko nga, walang tatawag na ex sa'yo at magmamakaawa at sasabihin, maawa ka na sa'kin, balikan mo na ako. Hindi po ganun. Ang always na mangyayari mga utol ay magkakaroon muna kayo ng positive connection at ang bawat isa o dalawa kayo mga utol ay maghahanap ng tinatawag na flow. Once ito po ay naramdaman, susunod na po yung label o pag-uusap na kayo nga po ay magkaayos o magkabalikan. Eh paano mangyayari yun mga utol kung wala yung susi na sinasabi ko, which is yung respeto? Advice, alam ko you wanna rush things dahil nga po syempre nagpapanik ka at natatakot ka na kasalukuyang kayo po ay nasa breakup. Take it slow mga utol. Huwag tayong nagmamadali at kailangan pairali natin yung ating patience. Dahil hindi mo mapaparamdam sa ex mo yung respeto kung parang nagmamadali ka at may hinahabol ka. Ang respeto po is always associated dun sa pagiging kalmado. At ang kalmado naman is always associated sa pagiging determinado pero hindi nagmamadali. Kaya dapat mga utol, take it slow. Pag-aralan natin mabuti, huwag tayong magmadali. Kaya nga as a matter of fact mga utol, napakarami mong oras at panahon ngayon para i-improve mo muna yung sarili mo. At pagka ginawa mo to mga utol, syempre mararamdaman ng ex mo na ikaw po ay complete ulit. At ma-associate naman po yon sa pagiging inspirado. At syempre dire-diretso na nga po yon mga utol dahil nabuksan na natin yung susi at doon na po maiisip ng ex mo at unti-unti niya maaalala yung mga pinagsamahan ninyong dalawa. At napakamabuting sangkap nito mga utol para marikindel ang isang relationship na pansamantalang nagkahiwalay pero nandun pa rin. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga utol. Bantayan po natin at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.